Hi guys! Yan, gawa tayo ng part 2 kasi gusto nating alisin itong si Tokyo-san kasi punong-puno na po yung pot ni ano to, ni Donkey's Tail. So, babawasan po natin to kasi baka mamatay naman po si Donkey's Tail dahil napuno na niya. So, kanina ipinakita natin yung update sa Moon Cactus at saka dun sa aking nabili sa Benguet na mga succulent. So, ngayon, ito naman po yung tanggalin natin. Habang umuulan, kasi mas gusto ko pong naglilipat ng mga plants kapag umuulan dahil mas madali po silang mabuhay. So ayan, naglagay lang po tayo ng bubong dito para po mabubungan yung ating cellphone. Pero ako po okay lang pong maulanan kasi may balot naman po yung aking ulo. Yan. Kasi nagbabalot po tayo ng ulo natin kapag umuulan para po hindi sumakit yung ulo. Ay, yung ulo. Ayan. So tanggalin po natin to, bawasan natin kasi punong-puno na po yung ating ano, pot. So, ayan o. Oh. Sobra na pong puno niya. Natatakpan na po yung ating, ano, Donkey's Tail. So, madali lang naman pong mabuhay ito si Tokyo-san. Ayan. Kasi ang bilis po niyan dumami. So, ano lang na po. Puputulin ko na lang po yung dito. Babawasan na lang natin. So, ayan. Kasi umuulan na po. Huwag na natin gamitan ng kutsilyo. So, ganyan na lang po yung gagawin natin. O, yan. So, natanggal na natin si Tokyo-san. So, napakabilis lang po na itong buhayin. Ang ganda niya. Di ba, ang bilis po niyang dumami? Kasi, inilagay ko lang po yan talaga. Kukunti lang po siya. Mga ganito lang po. Mga maliliit lang na ganyan ang inilagay ko dyan. Ngayon, ang dami na po niya. So, ito ang kapal na. Tapos, ang dami pa rin po niya dito. So, ipapatong lang po natin ito sa paso. Ayan. Kasi ang dali-dali lang po niyang mabuhay. So, babawasan lang po natin siya kasi nga, ang dami niya dito. Kasi baka matakpan na natin, matakpan na po yung ano, ating Donkey's Tail. Babawasan lang natin. O, ayan o. Ang dami na po nabawas. Ayan. Nababasa tayo ng ulan. So, magpapaulan naman po tayo talaga. Kaya ayan. Gumawa na rin po ako ng vlog habang umuulan kasi itatanim naman po natin ito. Ayan o. Ganyan po ako magtanim na maganda kasi kapag umuulan maganda pong nagtatanim tayo dahil mas mabilis po silang mabuhay. Sa experience ko po ganun. So, di ko lang po alam kung sa inyo po pero sa akin po talaga ganito po ako magtanim. Naghihintay ako ng ulan, tapos yan, nagtatanim na po tayo kaagad ng ating mga dapat itanim. Ayan, mamaya papakita ko po sa inyo yung iba kong plants na nauulanan. At saka yung iba po pala, hindi ko pa po napakita doon sa part 1 yung ano, yung iba natin nabili sa Benguet. So, babawasan lang naman po natin ito, hindi natin to uubusin para makaano lang po siya, makahinga yung ating Donkey's Tail. Yan. Ito. Kasi ang bilis naman niyang dumami. O yun. Diba ang dami na natin na ano, natanggal. Kasi ang nilagay ko lang talaga dito, super kunti-kunti lang po. Para lang itong si Jealousy, ang bilis, ano eh, ang bilis pong dumami. Kung si Jealousy, kakapiranggot din lang po yung tinanim ko sa kanya. Pero super naparami ko na po. Tapos ito si Tokyo-san. Ganon din, naparami ko rin po siya kaagad. So ayan. Kahit po dulo lang yung itanim natin dito, nabubuhay po siya. Ay, nabunot po yung ano, isa. Ito lang talaga kasi, nahihirapan ako ditong buhayin kay ano, kay Donkey's Tail. So, ayan, tama na po siguro yan, dahil nabawasan na natin. Pero maganda sana, makapal. Kaya lang po, mababawas, maano kasi ito, matatakpan si ano, si Donkey's Tail. Nakatuwaan ko lang naman pong ipatong dito yung kukunting ano eh, kukunting Tokyo-san eh. Hindi ko alam nakakapal po ng ganito kakapal. O yan, ang labo na nasa lamin ko. Okay lang po yan. Ano, pasensya na kayo ha kung ako'y nag-vlog ng ganitong ano, umuulan. Kasi sayang naman yung ano, vlog ko na rin po. Kasi nagtatanim naman tayo dito sa garden. So isama ko na rin po sa pagbablog yung pagtatanim ko dito. O pagtatanggal ko nitong ating ano, itong Tokyo-san na napakarami na po, napakabilis. So ganito lang po, okay na to. Ganito na lang gagawin natin na nabawasan lang po ng konti. So, iiwan na lang po natin ito dito dahil madali lang naman po silang dumami. So, ipapakita natin yung sa inyo guys yung iba pa nating plants na ano
na nang kaulanan. Wait lang po, i-post nga natin kung mapo-post. So guys, ito na po yung aking natanggal dito, ayan o. So ito lang yung konti. Yan. So yung iba, iniwan ko lang muna dito sa ano, sa pinatong ko lang dito. Tingnan mo, yung buo ko pong inalis kanina. So ipinatong ko lang po dito sa soil. Yan, ang punong-puno na siya. So pag magtatanggal na lang po tayo dito uli ng ano, ng panibagong itatanim natin. So ang bilis nating napakapal. Naparami kaagad natin 'to si Tokyo-san. Ayan o. Ang ganda, 'di ba? So ayan, wait lang po. So guys, ito po pala yung ano, yung isang nabili ko na isang maliliit din na katulad ni Tokyo-san. Ito yata yung pinakamaliit na succulent na nabili ko. So ayan po siya, oh, inilagay ko po diyan, kukunti lang 'yan, pero napalago ko rin po siya. Yan, kumapal na. Kakapiranggot lang po talaga nung kakapiraso lang po nung nilagay ko diyan, kukunti lang. Ayan, ang bilis niyang dumami. Tapos ito, naglagay ako dito sa pot na isa. Tingnan nyo, ang cute niya. Yan, maliit lang po yung dahon na yan, katulad din ni Tokyo-san. Hindi ko lang po alam yung pangalan nito, kung anong pangalan. Pero ang ganda niyan, tingnan. Ayan o, pinong-pino lang yung kanyang dahon. Ayan. So yan din naman po ang palalaguin natin. So yung ibang binunot natin doon sa kay Tokyo-san, ito, dito ko muna nilagay. So ayan, mamaya ko na po aayusin yung iba. So, mayroon din tayong itinanim na Tokyo-san dito nung nakaraan pa. Medyo matagal na yan. Tingnan mo. Isang tuso ko lang po dyan ako konti, pero ngayon ang dami na po niya. Kumakapal po sila kaagad. So, ito naman yung itinanim natin kanina. Yan. Dyan ko lang nilagay yung binunot natin. Diba? So, naninilaw po yan kapag summer. Titingnan natin kung mapapayelo natin siya kung may stress natin. So ayan, nakikita po ninyo na ang atin pong halaman dito ay nauulanan talaga dahil po ngayon ay umuulan. So yan, pagpapasensya na po ninyo ako dahil hindi po tayo nagka-cut ng video. So ayan, tingnan natin yung ating mga plants para makita rin po ninyo na nauulanan sila. So ayan yung iba po, ayan. Yan sila oh, yung ating mga Hawortia, ayan, yung mga maliliit na Hawortia, ayan, tsaka meron din akong malalaki na hindi ko pa po na propagation, ayan, ipopropa natin yan, yung ating ano, kasi ang dami na po mga babies ng ating Hawortia, katulad po nito, oh, sobrang dami na po niya, ayan, saan ba, ayan. Ang dami-dami na pong mga babies nito. Maliliit, nagsiksikan na po sila diyan tapos yung tinubuan pa po ng ano ng ato ng mother of Tausan. Yan. Pasensya na, pag nakatagilid po kasi hindi ko masyadong maipokus eh. Ayan, yan. So ayan po siya, ang dami po niya. Babies dito na maliliit. O halos lahat po ng aking Hawortia. Ay marami pong ano, mga baby, katulad dito mga nasa ano ko. Yan, nasa swan. Niligyan ko dyan sa swan ng ano. Tapos napuno na rin yung swan ko ng mga mother of Tausan. Ayan po oh. Yung mga ano ko dyan, Hawortia, ang dami rin pong mga baby. Halos lahat sila. Yan. Oh, kasi mayroon po akong apat na ano dito. Nasuwa na, sunod-sunod ang laki. Pasensya na po ah, nanginginig yata yung kamay ko. So ayan, nauulanan po sila. Tapos yung aking mga cute dyan na mother of Tausan, hindi ko na po yan tinanggal dyan. Dahil sabi ko nga, para magpa-picture lang. Nakukutan naman ako nang dyan sila nakatanim. So hindi ko na inalis yung mother of Tausan dyan. Nakatanim na rin sila dyan sa maliliit pong pot. Ayan, so makita nyo na umuulan po talaga dito sa atin, sa aking garden pala. So yung ating mga ano guys, mga flowering plant dito, may mga bulaklak na din po katulad nitong mga ano. Ayan, yan, yan, o, ito po, pakita ko na rin po sa inyo yan, kasi nauulanan sila ngayon. Ayan, o, may mga bulaklak na sila. Hmm. Yung isang puno ang taba.
Ayan po, ang taba niya. Ang laki ng puno niya, oh. Hindi ko lang alam kung anong kulay ng bulaklak niya. Kung pink ba yan o purple. Pero ayan, maganda na sila at kumakapal na. Ayan. So, andito yung ating ibang plants sa ibaba. Ayan, para ma-update din po kayo na ito yung nauulan ng mga halaman ko. Pero okay naman po sila. Ito yung mga ibang mga succulent ko na mga maliliit. So, dito lang po sila nakalagay. Ayan po, oh. Ayan. Matatakpan lang nung aking ano payong. Kaya, ayan. So, andito sila lahat. Yung mga maliliit. Tapos, yung mga ibang maliliit na pots, nandoon din sa may bandang kabila naman po. Ayan. So, lahat po sila nauulanan. So, ito po yung akin palang ano, kasi sayang ito guys. Mayroon kasi akong ginawang video nito. Ang nangyari po kasi napasama sa pagdi-delete ko nung nag-delete ako ng mga ano, ng mga pictures dahil napuno na po yung aking phone. So, na-delete po yung video nito. Yan, itinanim ko po yung mga babies na ano, na mga succulent yan. Iba-ibang babies po yan. Mga nanggaling po lahat yan sa ano, sa leaves na tumubo. So, nilagay ko lang po lahat yan dyan. Pinagsama-sama ko. Makikita nyo na ano, iba-iba yan. Merong donkey's tail, merong ano, tawag nyan. Kung ano-ano po mga ano, mga succulent, pinagsama-sama ko mga babies. Ayan, kasi po yung dating nakatanim dito ay yung ating ano, tricolor portulaca. Yung tricolor portulaca kasi kaya nawala po yan dyan dahil lagi pong kinakaykay ng daga. So inalis ko po. Nilipat ko na lang doon sa ibang pot. Ayan. So ayan yung aking mga babies. Tapos yung akin din pong ano, yung tornado ay kinakaykay. Lagi rin pong kinakaykay ng daga. Kaya halos mamatay na po siya, nawala na ng mga dahon. Ayan, titingnan natin, mapatubo natin yun uli. So, ito po yung ating mga ibang Tokyo-san na nandito pa rin sila. Ayan, lumalago na po. Oh. Yang kulay, yang maliliit na yan. So, yan po yung kasamahan ng ating ano, yung binunot. Yan. Hanggang doon, kasi mayroon tayong apat na pot. Yun. So, apat na pot. Mayroon pa po pala kung hindi na napakita na update sa inyo guys, yung ano po, yung ating ano, chroma. Yung chroma po kasi, dito siya, at saka yung iba pang kiwi, kasi hindi pa na-stress yung ibang kiwi. At ano pa lang siya. So, ito po yan, o. Sinilagay ko na dito yung ating, ano, black union, pinagsama-sama ko na po dito. So, ayan yung ating chroma guys. Nasaan na ba yan? Kita ba yun? Wait lang po ha. At yung chroma natin, yan sa likod ng ano, ng ating black ayunium. Ayan siya. Ah, wait lang. Ito po, yung ating chroma. Yan, yung kiwi niya, yung ibang, si kiwi po, yung kiwi dito, hindi siya masyadong na-stress. Hindi katulad dun sa ano sa dati nating yung pinakita ko dun sa part 1 na stress na po siya. Ito si Chroma, konti pa lang po yung pagkaka-stress niya. Makikita po ninyo na andyan yung ulan. Ayan, nauulanan sila. I-focus nga natin. Yan po ang ating Chroma. Yan, si Chroma, yan. Yan po yung Chroma at saka si Kiwi. At saka yung ating black ayunium na nabuhay natin. At saka yung si Turquoise na katabi niya. So, ito yung sinasabi ko po sa inyo na si Crested. Ayan, si Crested po kasi kapag malakas po yung patak ng ulan, nalalagas po yung kanyang leaves pag nababagsakan kasi sensitive po yung kanyang dahon. Ayan, wait lang po at isabit ko muna yung payong para at least mapokus po natin si Crested sa inyo. So, ito po si Crested. Tingnan nyo po.
Ayan, kapag malakas po yung ulan, yung malalaki po yung patak ng ulan, nalalaglag po yung kanyang mga dahon. Pero maganda pong alagaan si Crested kasi hindi siya maselan sa init. Oh, madalang ko lang po itong diligin. Katulad po nung do sa video ko, yung gumawa po tayo ng video dito kung paano alagaan. Ayan, meron po tayo niyan. Sa mga hindi pa po nakapanood, pwede po ninyong i-check yung ating video nito kung paano po natin ito alagaan. So ito si Crested, ayan o, oh, nakikita nyo, maganda po siya dahil mali, parang maliit siyang puno, kaya gustong gusto ko siya eh, ayan o. Oh. Napupuno siya ng mga leaves, di ba po, maganda siya. Oh, ayan, nakapalibot siya. Napakaikot yung kanyang dahon. Tapos, hindi rin siya maselan kasi katulad po nito, wait lang po ha, ito o. Oh. Naputol po siya, pero ipinatong ko lang siya dyan sa ibabaw. Pero tingnan nyo po, meron na siyang ugat, oh. Ay, saan na ba siya? Oh, yan. Hinayaan ko lang po ito ditong ipinatong ko lang buhat nung naputol siya. Dito ko lang nilagay. Ngayon, eto na, may ugat na. Ilang araw lang po ito, eh. O, tingnan nyo, buhay pa rin po siya. Oh. At meron na rin siyang ugat. Yan. So ito, kaya gusto ko rin ito si Crested. Kaya yung ito po, ito guys, nung dumating sa akin to, nang galing sa Benguet yan nung nabili ko, halos po wala siya talagang dahon. Tapos yung kulay ng ano na, nung yung stem niya, kulay itim na. Pagkatapos nung dumating sa akin, meron pang ilang pirasong dahon. Pagkatapos nung itinanim ko, edi siyempre, 'di ba po, nanlalagas yan. Wala po siyang kadahon-dahon na nung naitanim ko. So ano na lang ako dito, dalawahan na lang, 50-50 kung mabubuhay talaga siya. Ayan naman, sa awa ng Diyos na buhay siya. At ang ganda na niya ngayon, punong-puno na po ng dahon. Ayan o, punong-puno na siya ng leaves. At ang ganda-ganda na niya o. Lahat po kasi sa akin na inaalagaan ko, ayan, maganda sa paningin ko. Ayan po, ayan o, tingnan nyo, paikot. Ayan. So punong-puno na po siya ng ano, ng ano nga natin, focus natin kasi nandun siya. So ayan po, makikita ninyo na maganda si Crested. Oh. Diba po? Puno na siya ng ano, ng dahon, oh. At saka ano kayo guys, huwag kayo mag-alala pag halimbawa natanggal po yung dahon niya ng Crested niyo. Huwag po kayo mag-alala na nakalbo yan kasi tutubuan po uli yan ng maraming leaves. Katulad nito, kalbo na po ito eh. Ngayon, tinubuan po siya ng panibagong dahon. Diba, ang ganda na niya. Punong-puno na siya. Nakapaikot na po siya dito. Yan. So, lahat po yan, maganda. Oh. So, ito, ipinatong nga lang po natin ito. At ngayon, meron na siyang ugat. So, ayan. Ito po yung aking gustong, kaya po ako gustong maglagay ng net dahil po dito, kasi pag bumabagsak yung malakas na ulan, talagang natanggal po yung ano nila noon, kasi minsan po sobrang lakas ng ano, patak ng ulan. Yung, di ba po, may time na ang ulan, yung malalaki talaga yung patak. So, kaya pag bumatak yan dyan, natatanggal po yung ano niya, yung mga dahon. So, ito naman, ngayon naman, hindi masyadong malakas yung ulan. Ayan, kasi nga umuulan po tayo. Ayan, gumawa lang po tayo ng part 2 kasi kanina may part 1 po tayo. Kapag meron naman pong tuyo na ganito, alisin lang po natin na ganyan, oh. So, ayan, tinutubuan naman po siya uli ng dahon kung matanggalan man po siya. Ito namang iba, maliliit lang po siya, oh. Oh, dahil maliit din lang yung kanyang stem, oh. So, itong ano yata to, hindi ko kasi alam to nung binili ko kasi sabay-sabay, wala ka kasi siyang ID. Basta ang alam ko dito, Crested, ano to, yung isa, Crested Fred Ives. So, hindi ko alam, ito siguro yung Crested Fred Ives, yan. Yan, baka ito. Kasi, puro Crested lang po yung nakaalagay, wala siyang ano. So, siguro, Moonstone, baka ito yung Moonstone. So, ayan, kasi pare-parehas naman siya halos. Ayan, oh. Pero magaganda po yung ating Crested, kahit po maliliit lang sila. O, yun, oh. Gumaganda po yung ating mga plan sa ating pag-aalaga, guys. So, kaya po, itry din po ninyo na paulanan yung inyong mga plants. Kasi po ako, nauulanan po talaga siya. Dahil meron pong nagsasabi na bawal daw maulanan yung ano, nung mga succulent, cactus and succulent, bawal maulanan. Pero para sa akin po, hindi po bawal. Kasi sa experience ko po, nagiging maganda naman po yung aking mga plants. Makikita po ninyo dyan.
Ayan, may mga update po tayo palagi sa ating mga plants kung nabubuhay ba sila o namamatay. Ayan. So, ito yung ating mga plants, guys. So, makikita nyo na nandyan yung ating mga... Ito si Dugong. Ngayon si Dugong, kala ko mamamatay na kasi sabi nila pag nagkaroon daw po ng flower ang mga Echeveria or mga succulent, eh, namamatay na. So, ito kasi si Dugong. Ano na yan, pinabayaan ko yung flower niya, lumaki po yung flower niya, tapos kinat ko. Ayan, hindi naman po siya namatay, buhay pa rin naman po siya hanggang ngayon. So, yung mga yan, niripat ko, ay itinanggal ko po yung mga ibang lupa niyan. Napansin nyo dito si, ano, si Neon Breaker. Lumiit siya, kasi, ah, nagpalit po ako ng soil, dahil ang pinalitan ko po dyan, inalis ko, kasi nagkaroon siya ng, ano, yung maraming puti sa ilalim. So, pinalitan natin yung soil niya. Tapos, ang pinalit natin dyan, mayroong rice hull, kunting buhangin, lupa, at saka yung mga bato-bato. Kahit ano pong bato, ilagay natin. So, ang kapalit naman po ni, ano, ni Neon Breaker, kasi namulaklak din po yan, dahil marami nga po nagsasabi na, ano, na death bloom ang mga succulent. So, yan naman po, mayroon siyang baby na lumabas. So, lima po yung baby niya na... Kung mamatay man po yung mother, eh, so lima ang magiging babies niya. Meron ditong apat, tapos may isa dong malaki sa likod. So yan, meron tayong kapalit kung mawala naman yan. Kasi itong lahat, pati yung mga aking mga black prince, pinalitan ko rin po ng mga ano yan, ng mga lupa. Yan. Kaya yan, mga bago. So kung makita ninyo may mga dahon dito sa baba, yan po ay mga pinatutubo ko. Yung mga yan. Saan ba na... Hindi naman saan ba? Ayun. Yan, pinatutubo ko po yung mga dahon niya. Nakita po niyo guys, na ang lakas ng ulan. Yan. O, ganyan po lang sila na ulanan. Pero pag ano po, pag umabot na po ng tatlong araw at umuulan pa po yan, lalagyan na po natin uli ng bubong yung ating garden kapag nagbubong na po tayo. Ayan, kasi ito lang po yung binububungan ko, itong side na to. Pero dito po sa kabilang side, dito, wala pong bubong yan. Hindi po natin yan ilalagyan ng bubong. Lagi lang po siyang nakaganyan. So, ayan yung ating, ano, tawag nito, Echeveria rose cabbage. Ayan, ayan po. O, imbricata. Ayan, buhay naman po sila. Ayan, nandyan lang po siya na nauulanan. So, ganyan lang po yung ating... pag-aalaga dito guys, na nauulanan po talaga sila lahat. Wala tayong nilalagay na bubong kapag unang araw lang ng ulan o dalawang araw. So, naglalagay tayo kapag 3 days na po. Yun, naglalagay na po tayo talaga. So, ayan, makikita nyo naman ang ating mga plants ay nabubuhay po dito kahit rain or shine po sila. So, ayan, nakikita nyo lakas ng ulan, di ba po? So, ang ulan na ito guys, parang ano lang ito, yung matagal, pero ano, tawag niyan, mawawala, tas mamaya meron na naman po, ganun siya. So guys, ito pala yung ano, nasa part 1 ko, oh, yan. Ito yung kasamahan ng ano, ng black aluminum natin, oh, yung sa part 1, yan, pinakita ko yan doon sa part 1, na nabili natin kay, ano, kay Ame CNS Benguet. So ayan po, ang update niya, na buhay naman po siya. Kung napanood na po ninyo o hindi pa napanood, pwede po ninyong i-check yung ating video doon na kung paano ko po ito itanim. Ayan. So, ito na sa ngayon, na-stress na po si Kiwi. Ayan, ang ganda ni Kiwi, di ba, pag na-stress? Ayan, nauulanan sila. So, ngayon, di mo makita mabagsak yung ulan dito kasi nakapayong po tayo para yung ating sipi ay hindi maulanan. So, ayan. Buhay naman po sila at marami na rin pong tumutubong babies sa ilalim niyang ating mga succulent na yan, succulent. So kahit po ganyan si Kiwi na medyo may ano, itim-itim ba yung kanyang dahon, ewan ko, nung may ganyan po yata talaga siya. Ayan, pero ang ganda ng dahon niya, di ba po, na-stress, ang ganda niya, oh. Oh, i-focus natin si Kiwi, oh, di ba, ang ganda ni Kiwi kapag na-stress siya. Yan. So, nagpapasalamat naman po ako sa Diyos kasi yung atin pong inaalagaan ditong plants ay nabubuhay. O, oh, ayan o. Oh, yung ating Echeveria, no? Dugong, ayan. Ay, andito pa po pala si Kiwi na
kasamahan nating yung kasama niyang binili natin diyan kay ano Ami Senes. So andito po pala yung isa pang kiwi, yung sa isang pot. Nasama-sama sila diyan. Oh guys, ayan. Yung ibang kiwi hindi pa siya na-stress. Asan ba kita ba yun, si kiwi? So ayan po si kiwi. Ayan, ito. Yan. Na-stress na yung dalawa. So yung dalawa hindi pa masyado. Yan, kasamahan din po yan ni ano ba san? Kasamahan din po yan ng ano, yung isang pot na pinakita ko sa inyo. Ayan. So ayan guys. Kuya na lang po. Marami po salamat sa inyo sa pagsama ninyo sa akin kahit umuulan. Kahit po umuulan, na sinamahan ninyo ako dito sa aking pagbablog. Yan. So, pasensya na po kayo kasi hindi po tayo marunong mag-cut ng video. Kung may nakikita po kayong kapalpakan ko, pasensya na po kayo. Yan. Ganyan lang po talaga ako gumawa ng video. Yung natural lang po, hindi po talaga tayo magta-cut. Dahil hindi naman po tayo marunong. Dahil natamad po ako mag-aral talaga pag mga dito na eh, yung mga ganyang nagka-cut, nag-e-edit. Kasi mas gusto ko pa pong nagtatanim ng alaga ko dito kaysa po mag-aral ako ng mag-edit. So okay na po yan. Sana po okay lang po sa inyo. Pasensya na po kayo. So tingnan nyo yung ating mga plans guys. Ay, sa mga bago po na hindi pa po nakaka-subscribe, pa-subscribe naman po. At saka ano po, pwede po nyong i-like kung nagustuhan nyo. O share yung aking video. Tapos huwag po ninyong kalimutang i-click ang notification bell. Yan, para po ma-update kayo kapag may bago tayong video. At ma-update din po kayo sa ating mga plans. Kung nabubuhay po pa sila o ano na pong nangyari sa ating mga plans. Yan. Kasi po, lagi po tayong nag-a-update ng ating mga inaalagaan dito sa garden. Para malaman din po ninyo kung ano na pong nangyayari sa kanila. Tapos, pwede po nyo akong i-visit guys sa ating ano Facebook page. Yan, meron din po tayong IG. Yan. Pa-like naman po na ating page. Yan, nandun po mag-ano po. May maglalagay po ako ng announcement pala doon tungkol kay Jealousy. Kasi parang gusto ko pong ano, mamigay ng Jealousy. Yan. Pero magtatanim pa po muna tayo ng mga Jealousy bago tayo mamigay. So basta mag-announce po ako doon sa ano sa ating page. Visit po kayo para ano malaman po ninyo. Ayan. So andito po yung ating bubong guys. Kung ayan, yan natin yung bubong. Diyan ko lang po nilalagay kapag ano, hindi ko kinakabit. Nakabitin lang siya dyan. So ito yung ating mga ibang mga maliliit na pots na may succulent. So ayan, andyan yung ating chroma, yung maliliit nating chroma dyan o. Ayan, pati ipakita natin. So ayan po sila. Ayan, yung ating maliliit na chroma. Tapos, yung ating, meron din tayo dyang ano guys, meron din tayo dyang ghost plant. So, yun o, nagsama-sama na po sila dyan. Tapos, yung ating ano, shooting star. Tingnan nyo, ang dami na pong baby ni shooting star. Nakikita po ba ninyo si shooting star dyan? O, ang dami po niyang ano, babies niyan. Yung ating chroma, marami na rin. At saka yung ating choco moonstone, ay maganda na rin po. Kumakapal na sila. O yan o. So, ayan. At nandun din po yung ating... Teka lang. Si Adolphe natin, guys. Tingnan mo si Adolphe. Ayan, si... Adolphe natin. Sana ba? Pasensya na kayo guys ha, sa ano ko, hindi ko talaga makita. So ayan yung ating Adolphe po, ayan. Kung makikita, ayan. So lahat po sila nauulan nandito sa ating garden. So si Jealousy pala, hindi pa po pala ninyo nakikita. So nauulan din po sila dahil yung nga sinabi ko kanina na wala rin po silang bubong at hindi po talaga nabububungan ito si Jealousy. Ayan o. Yan. Ayan ang mga update po sa ating mga plants ngayong 2021. January 3, 2021. So, ayan po ang ating mga plans. So, thank you so much po sa inyong panonood, guys.
Salamat po. At ingat po tayong lahat, guys. Thank you, thank you. Bye-bye na po.